Magandang araw mga kabakyard. At ayan, muling nagbabalik ang inyong lingkod video official TV. So ngayon mga kabakyard, ang ating pag-usapan ay tungkol sa pagpapabulto ng katawan ng ating mga alaga. So marami na rin tayong mga vlog na na-share dito. Karamihan dito ay tungkol lamang ito sa patoka. Ano mga kabakyard? So minsan na-share natin dito yung mga feeds na patoka na pwedeng magpabulto ng katawan ng ating mga alaga. So gusto ko lang linawin sa inyo mga kabakyard kung paano yung magiging proseso natin. Kasi maraming nagko-comment na hindi naman daw gumaganda yung kanilang mga alaga o hindi rin naman daw gumaganda yung katawan ng kanilang mga alaga kahit matakaw kumain. Ayan. So mga kabakyard, mayroon kasing proseso ang pagpapaganda ng ating ng katawan ng ating mga alaga. Una dyan mga kabakyard ay yung walang history. Walang history dapat ang inyong mga alaga sa sakit, anumang uri ng sakit, no? Kasi nung sisiw sila, maaari silang nagkasakit at hindi nabantayan ng nag-aalaga, ay may hirapan po tayo dyan, no? Kaya kung kayo po ay bibili o magsisimula pa lamang na mag-aalaga ng manok ninyo, ay kailangan doon kayo kumuha sa alam ninyong marunong mag-aalaga at maganda ang kanyang mga linyada. So ito yung proseso, yan ang pinakamahalaga, yung wala dapat sakit ng mga bata pa o mga sisiw pa yung ating mga manok. No? Kasi pagka may sakit yan noong araw at hindi rin nagamot, maaari nagamot din pero minsan may kakulangan na sa kanyang sistema. So pangalawa mga kabakyard, kailangan regular na nagpupurga tayo. So ang pagpupurga natin na regular po mga kabakyard ay 2 times a month. No? Pag sa mga sisiw naman ay sa unang isang buwan ng mga sisiw ay nagpupurga na tayo. No? Sa pangalawang buwan, nagpupurga tayo. Every time na magpalit kayo ng patuka, magpurga din kayo. So, pangatlo, mga kabakyard, magpaligo din kayo. Paliguan niyo din yung mga alaga nyo. Mapaistagman lang yan o medyo kakna, paliguan nyo din mga kabakyard. 2 times a month din. Kasi pagka 2 times a month po tayo nagpupurga, 2 times a month din po tayo magpaligo. Pangatlo mga kabakyard ay magbigay tayo ng vitamin B complex. Mapa-injectable man yan o oral supplement, magbibigay po tayo sa kanila ng 2 times a month din mga kabakyard. Pero depende, no? Depende sa katawan ng inyong mga alaga. Ayan. Kung ang inyong mga manok o mga alaga ay medyo mahina talaga ang katawan, 1 week, every week po ang pagbibigay natin ng 0.5 cc ng vitamin B complex. So marami yan mga kabakyard, katulad ng mga Belamil, Bexan, Gold Medallion, basta B complex mga kabakyard. Pinagsama-sama ang vitamin D. Andyan po yung pinakamaganda para mabuhay po yung appetite ng inyong mga alaga. No? Mabuhay yung ganang pagkain at the same time magiging maganda yung sirkulasyon ng kanilang mga tubig. So yun ang pinaka-importante. Pag medyo maganda na ang katawan ng manok nyo, 2 times a month, mag-inject kayo ng Belamil o B-complex. No? So, yun mga kabakyard. Pagkatapos nun yung gawin yun, magbigay pa rin kayo ng mga vitamin B12. No? B12, calcium, multivitamins, Goldplex, magbigay pa rin kayo. At least 1 times a week. Sa vitamin B12, at least 2 times a week. Bibigay kayo ng mga supplement. Bakit? Kasi mga kabakyard, pag ang inyong mga manok ay maganda ang pagkain, mabilis din matunawan yan. So, yung mga pagkain nila, ay napupunta agad sa sistema nila at 75% lang ng supplement o vitamins ng mga patuka ang napupunta sa katawan. Yung iba na isasama na yun sa ipot. Kaya mahalaga na magbigay din kayo through injectable. No? So kaya lang naman may mga gumagamit ng mga oral, eh yan po yung mga hindi marunong mag-inject mga kabakyard. Sila po yung hindi marunong magturo sa kanilang mga alaga. Kaya minsan doon pa rin sila sa oral. Katulad nga ng B22, kung hindi ka marunong sa B-complex sa pag-inject, B22 gamitin mo. Pero araw-araw or every other day. No? Pero kadalasan talaga yan, every other day mga kabakyard. Para hindi naman po masira yung kidney ng inyong mga alaga pagka na araw-araw po sila uminom ng gamot. No? So pagkatapos ng mga proseso na ginawa natin, kailangan alamin niyo po yung history ng inyong mga alaga. Kung ano naging history, nagkasakit ba yan, ano. Alamin nyo. Kasi may tendency talaga na hindi maganda yung resulta ng pagpapabulto. Pangalawa, yung pagpupurga regular. Pangatlo, paligo. Pangapat, magbigay tayo ng B-complex. No? At panglima, mga kabakyard, mahalaga yung patuka. Na dapat,
angkop sa kanilang edad, no? So meron po tayong video yan na ginawa na mula pagkasisiw hanggang paglaki, 4 months, kung ano yung mga patukan na pwede natin ibigay. Ayan. So, sa atin, pagka-stag pa lang, pagka 4 months old pa lang, nandyan ang crumble, ang mga tinatawag nilang Integra 2000. Ayan. So, step by step, mga kabakyan. Ngayon, doon sa vlog natin na mayroong starter feeds, yun po ay ginagamit lamang natin kung gusto natin mabilis na tumaba, no, yung ating mga alaga. Magkaiba ang bulto sa taba, no? Magkaiba. Kaya yung starter feeds na gamit sa baboy eh nagpapataba 'yan, mga kabakyan. Ngayon, pagka napansin niyo maganda na ang katawan ng yung alaga gamit ang starter feeds, aalisin niyo na po agad 'yan, tatanggalin niyo na po. So hindi po panghabang buhay na ipapatukan niyo 'yun, kasi pag nasa pre-conditioning ang yung mga alaga, iba na naman yung patukan natin. At pag sa conditioning naman, iba naman ang patuka na gagamitin natin. So, naintindihan po ninyo sana, mga kabakyard, yung ating pinag-usapan. At kung gusto mo yung mga ganitong ori ng usapan, pwede po kayo mag-subscribe sa aking channel. Pindutin lang yung subscribe button dyan, yung pula, subscribe. Pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin dito. Mag-comment din kayo sa baba kung ano yung mga katanungan ninyo at para masagot po natin. So hanggang dito na lang, mga kabakyard, at sana mag-stay ka, tapusin mo lahat ng video na in-upload natin.